Bukod sa mga issue ng manggagawa, gaya ng mababang sahod at contractualization, tinalakay din sa konsultasyon ng Makabayan Block at labor groups ngayong Sabado ang panukalang batas para sa Maharlika Wealth Fund. Plano nitong bigyan ng kapangyarihan ng gobyerno na mamuhunan at kumita ng malaki gamit ang paunang 250 billion pesos na manggagaling sa pension funds ng SSS at GSIS at ilang government financial institutions. Umangal ang mga manggagawa na kukunin nito ang higit kalahati ng pondo sa kontribusyon sa SSS at GSIS. Dapat talaga labanan natin kasi napipintong mega pandarambong to, no? Para kay Makabayan Block Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List, walang pananagutan ang itatayong wealth fund. Hindi rin aniya ikinonsulta ito sa mga stakeholder habang isinasabatas. Hindi nga tinutugunan yung ating panawagan at mga bills kaugnay ng salary at iba pang mga benepisyo. And yet, may plano na sila tungkol sa ating mga pensyon. Alam naman natin sa investment, 50-50 yan. May mananalo, merong matatalo. Paano kung matatalo, di ba? Or malugi? Ano ba yung... Yes. O, kung malulugi yan, accountability? Mababayaran ba nila yan? Hindi naman nila pera yan. Bumuo na ng isang online petition para ibasura ang panukalang investment fund. Para sa think tank na Ibon Foundation, hindi napapanahon ang panukalang sovereign wealth fund bukod sa marami umanong red flags o kahinahinalang aspeto ng panukala. The president has now, I don't know if that was pre-planned, is now proposed to be the main safeguard, being at the helm of the wealth fund, of a fund created by a law authored by his cousin and his son. Even without going to any details of the law, in itself, that process is extremely dubious. Pero ayon sa SSS at GSIS, hindi dapat mangamba ang mga miyembro nila para sa kanilang kontribusyon. So ito mo ay isang way in which we can, mapapalago po natin ang ating pondo. Alam niyo naman po, mahirap po ngayon ng mababa po ang interest income, pero dito po ay... malaki naman po magiging return on investment, but it will be only po yung available cash fund na pwede natin i-invest. Kasi po naka-invest naman talaga ang social insurance pa natin. Hindi naman papayag si SSS at saka si GSIS na mag-invest ng walang kita at hindi sigurado na kumbaga yung mawawala yung pondo ng basta-basta. Sinisigurado po palagi ng SSS na yung mga ini-invest nating reserve fund ay nasa maayos at malaki ang kita para nga matugunan natin yung mga demands ng ating mga members, yung mga future benefits nila. Magsasagawa ng stakeholders consultation sa Lunes ang Committee on Banks sa Kamara. Plano namang ipasa ng Kamara sa second reading ang panukala sa susunod na linggo. Nauna nang sinabi ng mga senador na hihimayin nila ang panukalang Maharlika Wealth Fund para matiyak na magagamit ng maayos ang pondo ng taong bayan. Andrew Bagawisa, EBS-CBN News.